Hello, what's up mga ninja? Welcome back to my channel. At ngayon i-upgrade natin yung ating PS5 to the next level. At dahil yan dito sa Team Group Z44A series na SSD. This is 2TB. This is a tutorial kung paano mag-install. Ano ba yung mga magiging benefit ng upgrading ng SSD sa PS5? So let's go! Bago ko simulan yung video mga ninja, I would like to thank our sponsor for this video. Team Group, send me this SSD for testing. I'm not paid for this review. So, honest review to para sa inyo mga ninja. So, unahin ko lang, bakit tayo mag-upgrade ng SSDs? Kasi marami rin tatanong sa akin dito sa channel, bakit hindi na lang yung hard drive? Hindi pa ba sapat yung storage sa PS5 para sa mga PS5 games? Actually, yes. Technically, 865 GB, more or less ganyan yung storage ng PS5. That is the regular PS5 kasi iba yung sa slim. Alam ko sa slim is 1TB na, pero yung sa regular PS5 is around 800+ GB. Kung familiar kayo sa mga sizes ng games ngayon, lalo yung mga bago like NBA 2K24, it's around 150 GB up to 200 GB. So pag nag-install ko pa na COD, it's like more or less ganyan din. And yung mga bagong games nyo, like the Final Fantasy VII Rebirth, and sa mga malalaking at magagandang graphics pa na game, more or less mga 5 to 6 game na lang yung may install mo sa PS5 mo. Sa akin, okay lang yon. Pero, meron talagang mga nabibitin. So, kailangan natin i-upgrade. In terms of upgrading, ito ay hindi babaguhin yung storage ng device mo. Ito ay idadagdag dun sa 865 GB. So magiging 2TB and 800 something gigabyte yung storage mo. That's a plenty of storage para sa mga games na gusto mong laruin. And another thing, bakit hindi na lang ako mag HDD? Ang HDD pwede naman siyang gumana sa PS5. Kaya lang kasi mas mura yun eh, hindi ka makakapaglaro doon. Pwede mo siyang i-store doon as a backup file, hindi mo siya pwedeng laruin doon. Gets? So, pwede mo lang siya ilagay pero hindi mo siya pwede laruin. Para saan yun? Para lang masave mo yung download mong napagkatagal kung mabagal yung internet mo, para once na maglalaro ka na, pwede mo siya i-transfer sa internal memory ng PS5 para makapaglaro ka. So, sa mga nakukulangan, pwede rin naman yung HDD. Kaya lang, hindi siya talagang directly pwede ko maglaro. Unlike sa SSD, is pwede mo siyang ilagay doon and pwede mo siyang laruin doon. And in our case, ilalagay natin siya mismo sa loob, internally ng PS5 para mas mabilis. Kasi pwede mo siyang ilagay siya sa isang enclosure para maging media, storage na removable, pero mas mabilis kasi yung performance pag PCIe. This is PCIe Gen 4x4. So, compatible to do sa requirement ng Sony na pwedeng ilagay sa PS5. Hindi lahat ng SSD is pwede sa PS5. Meron lang specs na kailangan para gumana siya dito. Yun ay dapat 256 up to 4TB yung gagamitin yung SSD. Which is ito ay 2TB. It's almost halfway. Nasa gitna. I think this is the sweet spot na storage na kailangan ng PS5. So, pasok siya doon. Another requirement is 5,000 and up. Up to 5,500 yata. This T-Force 2TB is nakalagay dito. Ang speed nito is almost 5,000 megabytes per second. So, pasok siya. So, that is a reasonable speed naman pagdating nyo. Magtitest din tayo mamaya if ever na nagda-doubt kayo sa speed na 5,000 megabytes per second. Napakabilis na nun. And syempre, yung M.2, no? This is the PCIe Gen 4x4 4x4 slot is pwede dito. This T-Force Z44A series is meron ng built-in heatsink para maging cool siya while playing. This is very important in terms of gaming pagdating sa PS5 kasi nakakailangan niya ng cool all the time. No? Medyo nagiinit si PS5 eh, while playing such a graphic intensive game. So, nakakatulong yung heatsink. So, punta na tayo sa installation. I-unbox muna natin itong T-Force Z44A series SSD for PS5. Meron silang pinadalang ganito eh. Hindi ko alam kung ano to. From Team Group din, pero hindi ko alam kung ano. Tira natin.
I think cards. Oo nga. No, Magic. Very nice. Team group playing cards. Hindi ko alam ba't kasama to. Hindi ko alam kung pinagpagmamagikin ba nila ako. No? Pero shout out sa team group. Very nice. JC Caloy Kunay. Very nice. Okay. Very straightforward lang naman yung unboxing nito. Kasi nakalagay lang naman din talaga yung SSD. Ingat lang mga ninja. Sa pagtanggal nito, baka magkamalik yung bali. Tapos na ang buhay. So, ito siya. So, wala siyang kasamang any screws. Pero buti na lang, built-in na yung screws sa PS5. So, you know, keep that in mind. 2TB Z44A5 Team Group SSD. Ayan yung kanyang heatsink. Very nice. So, lagyan na natin sa PS5. Pero tabi ko muna kasi bubuksan pa natin si PS5. So, ayan. Meron niya yung screw dito. Kailangan niyo dyan is screwdriver. Yan lang yung lock ng stand niya. Ayan, tanggal na yung lock. Wala na to. So, magiging almost flat na siya. Ayan. So, ayan. Makikita niyo, meron tayong SSD bay. Ito yan. Itong pahabang portion na to. Kailangan nyo dyan ng Phillips screw para dito sa screw na nandito. So, remove lang natin yung cover kasi may cover pa siya. Yan. Tapos, angat nyo lang. Ngayon, sinabi ko, meron siyang kasamang screw dito. Dapat meron yung PS5 nyo kasi kung wala yan, nabuksan na yan. So, dyan natin ilalagay yung SSD. Tatanggalin nyo lang muna yung screw na yan. Kasama yung spacer. Bali yung spacer, ipapatong nyo lang dyan. Sakto dun sa, may number dyan eh, 30, 42, I think, millimeters to. 60, 80, and 110 millimeters. Yung parang haba niya. Pero magpo-fold yan dito sa 80. So, dun sa pang fourth na slot ng screw. I-leave nyo lang dyan yung spacer, tapos ipasok nyo dito yung SSD. Keep in mind na meron niyang parang groove, no? Kailangan nakasakto siya dun sa slot na nandito. O baka kasi malagay niyo ng baliktad. Pero ito yung heatsink, so kailangan nakasakto siya dun. Yung pag-insert nito, medyo nakaangat siya. Napansin niyo, medyo nakaangat siya. So okay lang yan, that is normal. So dapat niya talaga nakaangat yan. So pag ilalagay niyo na yung screw, dun niyo lang siya ipa-flatten. So ilalagay, ipa-flat niyo siya ganyan, tapos ilalagay niyo yung screw. Yan. Tapos, huwag nyo kalimutan, napaka-importante nito mga ninja. Isa to sa mga medyo underrated na part ng PS5. Kasi iba, nililive lang nila na open para okay daw. Kasi mas maganda yung airflow. Mali. Nakadesign yung PS5 para lang kasama ito. Kaya meron siyang cover. Kasi yung flow ng hangin, nakadesign na talaga yan. So, pinag-isipan na yan at nakadesign niya na ganyan. So, kailangan ibalik niya yan. Huwag nyo siya ililive na open. Yan. Tapos pwede na natin ilagay ulit yung cover ng inyong PS5. Ready to play na to. Tatry natin kung gano'n ba siya kabilis or nabasa na ba talaga siya. Baka hindi eh. So let's go. So nandito tayo ngayon sa PS5 and nakikita nyo automatic siyang na-detect ng PS5 as a M.2 SSD storage. Sabi, to use your M.2 storage SSD, you need to format it. When you format the M.2 SSD, all the data on it will be deleted. Bago naman, so walang kaso yon. So, pero kailangan pa rin natin siyang i-format. Don't format, format. Siyempre sa format, yung gamitin niya natin. O, G. Formatting. Don't turn off your PS5 on the well, okay. The read speed of your M.2 SSD as is follows. 4,908 yung na-detect niya, pero advertise yan is 5,000. So, tignan natin kung pwede ba yan. So, M.2 is formatted to change your, okay, settings, storage. Sige, G. So, rebuilding database para doon sa SSD. Very nice.
So, punta tayo sa settings. And then, punta tayo sa storage. Yan. Yan. So, meron tayong console storage and M.2 storage. So, M.2 is 2.05 terabyte. Sobra pa pala, ano? Very nice. Ito yung console. Medyo, ano na siya? 600 lang pala. Sorry, nagkamali ako. 600 yung usable. No? Ang baba. So, 825 siya something. Tapos, 600 lang yung usable. So, it's almost half terabyte din para ka naka PS4 Slim na 512. Ganun yung gamit yung ano natin. So, games and apps. So, try natin maglipat kung gano'n siya kabilis. So, try natin itong PS5 game. Ito, NBA. Tignan natin kung gano'n ka. NBA 178. No? Try natin. Select items to move. Yan. Then, move. Tignan natin gano'n kabilis. The item you selected will be moved to M.2 SSD storage of 161.1 GB. Very nice. Gano'n katagal yan? 26 minutes? No! 63 seconds! 62 seconds! Oh, fast forward, it's almost a 1 minute na. 1 minute lang. So, ito, dinadownload to sa mga medyo mabagal, mga 35 Mbps. Siguro half day. No? Medyo matagal to. Pero dito, moving is almost a minute. No? Considering na 161 gigabyte siya. No? It's almost a minute. Hindi naman ganun. Ito na yung pinakamalaki kong game. So, ito na lang yung pinaka itatry natin. I-move. So, hassle-free. Wala siyang kahit anong ekek, cheche-boreche pang gagawin. Straightforward. I-format yung M.2 SSD. Tapos, i-move mo yung game. Magkakaroon ka na ng space sa yung internal na PS5. So, additional siya. Nga, 3 seconds. G? So, almost a minute. Okay na. Ayun na, oh. Nabawasan na siya na ng 160 something kasi 188 terabyte na lang yung ating SSD. So, very nice, no? So, nagpatong yung around 600 gigabytes with 2 terabyte SSD. Very nice. So, yun, officially, na-upgrade na natin itong PS5. And sa tingin ko naman, reasonable naman yung speed. And mawawala na yung hassle, no? Talagang nagbe-benefit yung mga digital owners ng mga games sa mga malaki storage na device. Like PS5 upgraded na SSD. So, hassle-free, perfect din yun para sa PS Portal kasi hindi mo na kailangan magpalit-palit ang disk and marami kang pwede nyo install nang hindi ka magbubura, no? Ayos yun. So, sa mga naka-slim, perfect din to para sa mga naka-slim. At kung gusto nyo ng tutorial doon, meron si Zach Darwin. Inilink ko na lang sa description box. Meron din siyang review kung paano i-install yung this exact SSD sa PS5 Slim. So, kung gusto nyo slim, meron tayong video. Shoutout to Zach Darwin. Very nice. And again, available yung ating mga memory cards. It's on sale right now. The Batocera OS, the Arc OS, and the Garlic OS. Available on Shopee. Yung link nasa description box. Lahat sila plug and play. At ito yung mga game list na pwede nyong nakasama dun sa ating memory cards. Plug and play sa lahat ng Alvernic devices. Mamimili kayo. Meron tayo RG35XX, XX Plus, and XXH. And RG353V, 353P, and PSNV. S. Marami yan sa ArcOS. Apat yung device kasi yan eh. That is on sale. Yung link nasa description box below. And again, thank you Team Group for sending me this SSD. Talagang malaking upgrade yan sa PS5. Recommended ko to para doon sa mga nabibitin. No? Recommended ko rin siya instead of buying an HDD. No, parang hassle kasi kung gagamit siya pa ng HDD, hindi ka naman pwede maglaro doon, although storage lang yun. Sa tingin ko yung mga HDD yun, pang-tago na lang. No? Pero yung performance while playing, SSD na talaga yung new generation ng storage ngayon. So, I'm very happy na may mga ganitong device na pwede natin ikabit sa PS5 para mapalawak pa yung library of games na pwede natin laruin sa PS5. So, kayo, ano ba
ang inyong thoughts dito sa SD. Maganda ba? Yung link pala nito, mga ninja, ilalagay ko na lang sa description box below kung gusto nyong mag-avail. And please comment below kung anong mga thoughts nyo about dito sa product ng Team Group. And again, thank you, Team Group. Thank you for watching. And see you in the next one, mga ninja.